Good morning sa ating lahat. Assalamualaikum. My greetings to Sir Jay Otuale. Eid Milad. Happy birthday. Siguro bago lang na enumerate ni Sir Luisma, sino-sino yung mga stakeholders dito, no? Siguro hindi ko na ulitin. Welcome to the municipality of Cebuco, lalong-lalo na ang ating division focal person, Dr. Laney Boy G. Bellino, at saka sa mga staff niya. Sa municipal councilor, nandito si Honorable Alal Naing, the chairman on education and infrastructure. Honorable Amboy Jawali, chairman din sa health. And nandito din si Honorable Hakim Tarang, chairman din sa MDRMO. So, sa disaster. So, sa ating lahat, no, mga participants nandito, barangay official, headed by Honorable Hussein Samson and Honorable Talisanan sa Kusipan. Kasi dalawang kuha natin dito sa area ang puntahan natin. So, sa mga barangay officials, hindi ko na isa-assign. Nandito pala sa ang ating active Chief of Police, Police Lieutenant Roy Malayo. Congratulations, sir, kasi yung isang araw lang naka-receive ang municipal police station ng best of the best performance or on accomplishment sa for the month of August from the 27 municipalities and two cities. So we are proud sa ating kapulisan kasi ginagawa talaga nila yung trabaho. So with that, no, sa ating mga yung programa natin. Kasi itong ALS, no, Alternative Learning System, nag-continue din ang mga programa natin dito sa Cebuco, yung estudyante sa ALS. Since Barangay Kapitan pa ako ng Lintangan, we are supportive sa programa ng ALS. So mayroon na mga bunga ng mga estudyante natin. So, itong ginawa natin, no, yung community cleanup drive or coastal cleanup, ito po ay lahat ng tao sa Cebuco, hindi lang bata, yung mga estudyante, no, we are encouraging you from the sa bahay, sa eskwelahan, yung mga bata na tumutulong sa basura na paano natin ano pa yun? Yung i-manage yung basura. Kasi itong basura is our everybody concern. Kasi lahat tayo, kung hindi natin matugunan, basura maging problema. So, pero kung may maka-manage tayo, no, ma-manage natin yung basura. Basura, may pera sa basura. Diba? Kaya yung mga recycle material, pwede natin yan pagkakakitaan. So, pwede natin ibenta sa mga junk shop or sa itong dito sa LGU. Kaya may programa tayo na yung mga plastic recycle material na pwede natin bilihin tapos i-recycle natin. So mayroon din tayo, no, yung MRF, material recovery facilities. So bago lang
bago lang din na approve yung kwa natin yung solid 10 year solid waste management plan dito sa Cebu ko last year so August. So hindi na yung sabi na wala tayong pakialam sa basura natin. Mayroon na tayong management natin sa solid waste management through the efforts of the municipal environment and management officer through Forester Swipe Hamin. So malaking halaga itong basura kasi kung mamanage natin yung basura katulad ganito, no, hindi lang basura ang tinitingnan, ang place. So we are also promoting yung tourist destination. Bago lang din kami nag-seminar, kasama ko si Sinjam Acuedo, yung sa branding ng sa tourist destination. So ito sa Buanga Peninsula or Sampen, nagkaroon tayo ng connectivity. So ang Cebu ko, we are promoting kasi ang Cebu ko hindi pa nila alam anong mga potential beaches dito. Pero maraming gusto pumunta dito. So, isa din dito yung peace and order. So, nagpapasalamat tayo sa kapulisan, sa kasundaluhan na they are maintaining the peace and order in our municipality. So, hindi lang sa kanila, no, through the barangay officials, sa ating mga barangay tanod, and through the leadership of the punong barangay sa 28 barangays. And with the guidance sa ating DILG sa MLG sa ating MLGO si Ma'am Melinda Glasco. So thank you Mama sa mga guidance. So alam ko ito tayo mga Pilipino, no, we are yung mga batas na enacted or adapted, alam ko na tayong Pilipino masunurin tayo. Only hindi lang alam siguro ng iba, so we have to motivate kay itong basura. Republic Act na ito, yung Republic Act 9003. So Once a Republic Act, may mga kanyan, mga penalty. So, kaya nga, dito we are implementing itong basura. So, nagpapasalamat din tayo, no, kay ang ibang munisipyo through the leadership of Dr. Bellino na nagpunta sila dito para magtulong lang, magpakita na paano yung halaga ng management natin sa basura. So tayo po, no, mga Pilipino, kay kung doon tayo sa ibang lugar, we are ayong pantayo, susunod tayo sa batas. Pero kung dito tayo sa Pilipinas, parang wala lang, no. Pero nasa atin 'yan. Kaya nga, we are motivating. Paano natin ma-motivate yung mga bata? Kay yung isa dyan, yung mga candy, di ba? Basura, pag hindi natin i-manage yan, saan-saan yung magtapon. So, yung sa eskwelahan, pwede natin yan turuan. Kung may mga candy man sila, ibulsa ang basura. Tapos, pagdating sa bahay, or saan pwede itapon, doon itapon sa tamang basurahan. Kay may kwa na tayo, may ordinance. So once hindi tayo susunod, managot tayo sa batas. So yan po. So yung ginawa natin, isa din yan na makita ng mga bisita natin na paano yung cleanliness natin. So katulad sa beach na ito, once makita nila ngayon dito tayo, may nagpo-promote sa atin. So isa din yan na
pagkakitaan, livelihood sa sinumang may-ari ng area. Kasi marami na magpunta dito na local tourist. Then, kung may mga management, pwede na kayo mag-collect saan mga bisita. Then, yung mga cottage, pwede kayo maka-income sa cottage. Yung sa beach. So, kung may mga potential beach resource natin, magsimula yan sa atin. So, kung maganda ang area, malinis, so maraming pupunta. Pero kung hindi malinis, kahit magandang lugar, wala rin magpunta. So yan ang tip. So we have to maintain yung cleanliness. Kaya isa din, kung ma-maintain natin yan, wala na tayong pupulutin pa mga basura. So yun din ang kahalagaan. So sa lahat ng mga stakeholders, nagpapasalamat din ako na magtulungan tayo. So isa din sa programa ng national government itong clean up drive, bago lang yung international clean up drive. Then we are also nakasali tayo sa malinis, masaganang karagatan. Sa Friday, may mga regional sa BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magpunta dito sa lugar natin, mag-evaluate din sila. So hopefully, tuloy-tuloy mga activities dito sa atin. Then once mabigyan na tayo ng evaluation, so saan tayong bilong, kung may cooperation tayo, baka maging regional awardee tayo or national awardee. So doon na magsimula yung door open para sa yung development. Kasi once we are awardee, marami din mga opportunities darating sa municipality natin. So with that, no, maraming salamat and welcome to the Municipality of Cebu. Thank you. Thank you, Mayor. Basta magkugi! Ascenso sa Norte! Basta magkugi! Good morning to our beloved Mayor, Honorable Mayor Joel Ventura, and to all of the SB members of Cebu, Zamboanga del Norte. To all of the barangay chairman and the barangay kagawad of the different barangays of Cebu, especially to the barangay, to barangay Pangyan and Kusipan, to all of our DepEd family, yung ating mga kabataan, all civic organizations, government agencies, and other stakeholders who have been joining with us in this morning's clean up drive activity. This is the second year implementation of our Sandog sa Kapaligiran program. This is a division-wide initiative of the Division of Zamboanga del Norte, wherein we wanted to have that awareness among our people. Nakikita po natin sa ating kapaligiran na mayroon tayong basura. Sa isip natin, basura. Pero sa akin, walang basura. Walang basura. According to our beloved mayor, lahat po yan ay kailangan. Yung mga madidecompose, kailangan as fertilizer. Yung mga plastic natin, pwedeng pagkakitaan. Natutuwa po tayo dahil sa support ng municipal government of Cebu, lalong-lalo po na sa Pisa Northern. Mayroon po tayong ditong AAP, mayroon po tayong mga kapulisan ng Cebu. When we arrived here last 2012, hindi po ganito ang Cebu. Nakikita po natin sa larawan ng Cebu yung sinasabi na iba na critical area, huwag mong bisitahin ang Cebu. Eh maputik yung Cebu. Ang dami pong nangyayari na hindi gusto ng tao, maski tayo. We want to change that value of our people. We wanted that our people will enjoy the serenity and the beauty of Cebu. Nakikita po natin ang pag-unlad ng Cebu.
Kasi po, tayo po ay nagkakaisa. And this activity that we will be doing this morning is just a manifestation and symbolism of our unity. Ang pagkaisa po ay siya po ang tulay upang makita po natin ang kasaganahan, kaunlaran ng isang bayan at malusog na mamamayan. Nakikita po natin ang kagandahan ng inyong lugar at nakikita po natin ang kagandahan ng ugali na nandoon sa Sibuko. Palakpakan po natin yan. We wanted to bring a message of unity. We wanted to bring that message of oneness among our people, and it would only happen if we together, hand in hand, would join with the cause of prosperity in our municipality. And we wanted to convey and say congratulations and with our gratitude to the municipal mayor of Sibuko, Honorable Mayor Joel Ventura. Palakpakan po natin yan. At sa ating pong municipal agencies, offices natin, at saka yung sa council po natin dyan sa Sibuko. Marami pong salamat sa inyong lahat. At our superintendent is supporting this program, but in fact, he conveys messages of congratulations and thankfulness to all the people of Sibuko, whereby the program of Ascenso sa Norte, Asan Nung sa Paligiran, is bringing us back to our foot that we wanted to clean our environment. Nabibigay lang po tayo ng insay. Sabi nila, sabi ng anak ko, saan ka ba pupunta? Sabi ko sa Sibuko, anong gagawin mo sa Sibuko? Mamulot ng basura. Bakit ka pa pupunta ng Sibuko para mamulot ng basura? E sa atin, maraming basura. Sabi ko, we want to convey to the people, not only to Sibuko, but to read the rest of the people across our nation, that it is the responsibility of each and every one of us to clean our surrounding. Sabi natin, hindi mo naman basura yan. Pero ang epekto, tayo pong lahat ang naapektuhan. At kung malinis ang lugar, tayo pong lahat ang naapektuhan. So meaning, whatever would happen in our environment, tayo pong lahat yan. Eh, pag uwi mo sa bahay, pagkagising mo pa lang, anong gagawin mo? Ikukunin mo yung muta sa mata mo. Kasi marumi. Hindi, ayaw mo ng marumi. So you clean yourself, you clean your body. And not only cleaning our body, if we clean our body as if we are cleaning our soul. Malinis po. Kasi gusto nating titingnan ng tao na tayo po ay gwapo at gwapa. O, di ba po? So dahil sa katayuan na yan, sa pag-iisip na yan, kung maganda ang ating katawan, kung ito po ay maganda, sa isip natin maganda ka, ano po ang tingin ng ibang tao, kahit nasabihin na hindi ka gwapa, hindi ka gwapo, alam mo sa sarili mo kung ano ka o sino ka. So meaning, we in the people of Sibuko will think and have that perspective that we are beautiful and we are handsome. And that's why we wanted that as much as possible, if we wanted to see ourselves beautiful, then our surroundings would also be beautiful. Hindi po, maganda tayo, tapos yung paligid natin, pangit. Gusto natin makita kasi po na maganda, kasi tayo yan. Whatever you will do, it would speak out of yourself. Kung ano ang tingin mo sa sarili mo, yun din ang tingin mo sa paligid mo. Let us make our municipality the place where we live in beautiful, not only in our sight, but also to the people that will be visiting our municipality. Nakikita po natin ang kagandahan na po niya, and robust po ang pag-increase ng economy, madami na pong tao, nakikita po natin ang leadership na ating mayor at sa ating mga nandoon sa municipal government at sa kasparangay. Kikita po natin yan at we wanted to convey it. We will be bringing good memories in Sibuko at sa inyong pagkakaisa, sana tuloy-tuloy na po ito. And we will bring the message of our neighbor, yung mga silingan natin na
tayo po ay nakakaisa tungo sa isang masigla, malusog, malinis, mapayapa na Cebu ko. Sa ating lahat po, marami pong salamat at sana po hindi tayo magsawa na panatalihin po ang kagandahan ng ating lugar ng Cebu ko. Mabuhay po tayong lahat! Okay. Thank you, sir, for that wonderful message. Now, may I call Forrester Swa Ebiyamin, the head of Menro. My highly respect to the Honorable Mayor of this municipality, Honorable Joel M. Ventura, sir. The supervisor and the focal person of the DepEd, headed by Supervisor Lenny Boy Bilino. The Honorable Sangguniang Bayan members who are present, headed by Sangguniang Bayan Naing, Tarang, and Johali. The Chief of Police of Cebu, Lieutenant Roy Malayo, sir. The DIRG, Ma'am Velasco. The Principal and Supervisor of Cebu, and as well in Malayan, Barangay Captain of Pangyan, Honorable Husin, Barangay Captain of Pusipan, friends, ladies and gentlemen, allow me to greet you in the universal greeting of Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And likewise, I would like also to acknowledge our representative from the different municipality headed by my wife, the educational program specialist. The purpose of this activity is indeed a continuance of the program in the municipal government. We are indeed very happy and thanks to the initiative of DepEd to continue and make this municipality as one of the pilot program. In the implementation of the solid waste management, ang basura ay very, very sensitive now, in which that the concern, the protection and preservation, conservation of our environment is not only a concern of the local leaders, the municipal environmental natural resources officer. Likewise, this is a concern of everyone, the citizens of this municipality. Try to look in our surrounding. If this will not be undertaken to be clean, then therefore it is a very ugly to us, because environment, as I said, is a concern of everyone. Let us make Cebu as the cleanliness municipality in the province of Zamboanga del Norte. This is the political will of the mayor. For he said, let us continue doing something in the collection of garbage, wherein that our municipality had already availed the approval of the 10-year solid waste management, and we have already identified the sanitary landfill. Then probably by next year, we will be able to start collecting from Lintangan going to the Jatian, the garbage that we have. We see to it that the coastal area in the municipality of Cebu will be also one among the best in the coastal area. And with the cooperations of our barangay officials, stakeholders, students, and the residents of Pangian and Kusipan, thank you very much in the support of the program that is spearheaded by our municipal mayor. And in fact, in Friday, we will be evaluators from the Department of Science and Technology, Department of Environment. The BIPAR will be coming to evaluate the coastal area that we have. And we have participated in competition, and we have submitted our documents through the initiative of our municipal administrator, Ma'am Ruth. So hopefully we'll be able to get even number two or number three. And I am praying that everyone
in this municipality will support this initiative. As a matter of fact, a coastal area in Sibuku is very attractive to our visitors. So with that, ladies and gentlemen, thank you very much from the DepEd family and to the barangay official with the support of this program. Wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sa lahat na naririto ngayon sa Barangay Pangian. Unang-una, batiin natin po ang ating pinakamamahal at aktibo na Mayor, si Honorable Joel Molina Ventura. Kuya, sa aking mga kasamahan sa Legislative Body, naririto ngayon si Honorable Amboy Jauhali, Honorable Hakim Tarang. Mga bisita galing pa sa ibang munisipyo, naririto ngayon. Ang nakikita ko, magandang dala nyo, ma'am, sir, sa likod na nakasulat sa damit nyo ay tinatawag na asenso. Maraming maraming salamat. Ang words na dala nyo ngayon dito sa amin, ang pinakamaganda na inaasam-asam ng mamamayan ng Sibuku, ang salitang asenso. Sana we will pray to the Almighty God na salita na yan at first time na sabi ni Honorable Kapitan Husin Samson na first time nangyari sa Barangay Pangian na ganito karami ang hawak kamay, kapit bisig, tulong-tulong para sa clean-up drive dito sa Barangay Pangian. Kuya, mag-pray tayo, makakamit natin ang salitang asenso, inshallah. At sa mga barangay official, mga stakeholders, ICANN organization, mga PNP, men in uniform, dear Fed family, ma'am, maraming maraming salamat sa pinakita niyong tulong at suporta, lalo-lalo na galing sa ibang munisipyo. Gamit pa ang kanilang motorsiklo para lang maabot ang lungsod ng Sibuku. Sa kanilang pinakita na tulong sa atin is a big challenge para sa atin. Bakit? Galing pa ng ibang munisipyo para lang pumunta dito at tutulong sa atin. Bakit tayo mismo dito sa lungsod ng Sibuku hindi natin kayang magkaisa at magtulungan para makamit natin ang salitang asenso? Ma'am, very thankful talaga kami sa inyo, sir, sa naabot yung lugar namin sa Sibuku. Mga kabataan nandyan sa likod, maraming salamat din sa oras, ma'am, mga galing sa Pangian, teacher, at mga galing sa ibang District 1 and District 2. Nag-usap kami ni Kuya Mayor kanina, ipopromote natin ang salitang slogan na to. Tapat ko, linis ko, walang tamad sa Sibuku. Kamit natin ang salitang asenso. Maraming maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. So, thank you, sir. I think we are all ready sa ating clean up activities. Ready na ba, participants? Okay. Sa mga nauuhaw po, may bottled water po tayo doon. So, kuha-kuha lang. May saging din po. Sabi ni Ma'am Rose, trabaho daw muna bago minum ng tubig. So may trash bags po tayo provided by the house implementers. Then yung flow po natin ngayon, magsisimula po tayo sa Pangian Seashore papuntang Kusipan Seashore.